Pau, pagkahaba-habang burrito, gaplatong ensaymada at sandamakmak na scoop ng ice cream. Ang pinakamalalaking pagkain sa balat ng lupa. Kaya nyo bang ubusin? Isa ang burrito sa pinakasikat na pagkain Mexicano. Halos katumbas ito ng empanada natin. Pero sa Mexican restaurant na ito sa Taguig, hindi pangkaraniwan ang laki ng kanilang burrito. Ang bigat kasi nito, umaabot ng 3 kilo at may habang 2 pie. Kaya nararapat lamang na bansagan nila itong Godzilla burrito. Normally for huge crowd, like a group of 6 to 10 people, they'd opt to order for a Godzilla burrito. You have an option to choose which meat, which type of meat, from chicken to steak to pork carnitas to the tripas, the lengua. Munang inilatag ang 3 malalaking soft tortillas na magsisilbing pabala. At saka lalagyan ng iba't ibang sangkap katulad ng kanin, black beans, manok, pico de gallo, at mais. Pagkatapos, tinimplahan ng espesyal na sarsa. Din itong keso, avocado, at lechugas. Para maisara ang tortilla, ginagamitan pa ito ng torch. Ang presyo, 1,200 pesos kada piraso. May hamon pa ang restaurant na ito para sa mga masisiba. Ang Man versus Godzilla. Kapag naubos daw ng customer ang in-order nitong dambuhalang burrito sa loob lamang ng 1.5 oras, libre na ito. Kaya hindi nagdalawang isip na sumugod sa restaurant na ito si Patrick at ang kanyang barkada. Hindi raw niya uurungan ang bangis ng buritong ito. Feeling ko mauubos ko kasi hindi ako kumain kanina eh. Hindi ako nag-lunch. Nung nakaharap na ni Patrick ang giganting burito, wala siyang inaksayang oras at agad niya itong binanata. Inasahan ni Patrick, hindi pala niya kayang itumbang ang Godzilla burrito. Nah, alam ko kayo nakakayanin ko. Pero hindi. Busog na ako. Posible maubos. Laki! Hindi kaya ng abs ko. Sa bansang Amerika, nililitan na nila ngayon ang serving ng kanilang mga pagkain. Alang-alang daw sa kanilang kalusugan. Pero dito naman sa Pilipinas, bakit tila biglang nauuso ang mga pagkain mas malalaki sa ordinaryo? Normally, yung mga amount, mga serving ng mga pagkain sa atin dito sa Pilipinas, maliliit lang. So pag ginawa mong malalaki, mas nakakuha ka ng atensyon ng tao. Pero ang iba, hindi raw nakikiuso. Si Norma, dekada 80 pa raw nung nagsimulang magtinda ng regular na siopaw. Pero 5 taon na raw ang nakararaan nung niregaluhan siya ng kanyang kumare ng mahigit 1 dangkal na siopaw. Nung gumawa ako, jumbo pa lang. Tapos may nagtanong na naman sa akin, wala bang mas malaki dyan? Kaya gumawa na ako ng double jumbo. Higitan ang kanyang kumare, naisipan niyang doblehin ang laki ng kanyang siopaw. Kaya gumawa siya ng siopaw na sinlaki ng plato. Pwedeng asado o bola-bola. May bigat itong 2 kilo. 300 pesos kada piraso. Kada siopaw, pwede nang busugin ang hanggang 3 tao.
naman, parang ginawa ng pastime ang paggawa ng dambuhalang pagkain. Hindi para sa kanilang negosyo, kundi para sa karangalan ng kanilang bayan. Para maitala sa Guinness World Records. Kasabay ng pagdiriwang ng Singkaban Festival sa Bulacan noong 2009, gamit ang tinatayang 15,000 piraso ng maliliit na ensaymada, nakagawa ng isang higanteng ensaymada ang mga Bulakenyo na may lapad na 40 talampakan. Sa mismong probinsya ito matatagpuan, ang manamis-namis at maalat-alat na pinakamalaking ensaymada ngayon sa Pilipinas. Ang pamilya ni Bessie ang nakaisip na palaparin ng 2 dangkal ang kanilang espesyal na ensaymada. Yung aming specialty na ensaymada at inipit ay 1945 pa meron na doon sa mother-in-law ko. Noong araw, mura lang yun, mga 12 pesos lang. Ngayon, ang ganong kalaki, 350 pesos na. Ang minasang harina, asin, tubig at itlog. Ibibake. Ito yung aming giant na ensaymada. 2 dangkal ang lapad nito. Kapag naluto na ang tinapay, papahiran ito ng mantikilya. At saka bubudpura ng keso. Lalagyan ng itlog na maalat at ham. Ang presyo, 350 pesos. Tatlong giant ensaymada, madam. Ako, napakasarap nito. Meron kasi siyang mga, eto, yung mga itlog maalat. Masarap ito. Sarap, malasa talaga. Ayon sa timpla, kaalat, sa tamis. Saka sa itlog na maalat. Sakto-sakto lasa. Sarap. Katry nyo. Oh. Samantala, dahil pumasok na ang summer, saktong-sakto naman ang pakulo ng isang hotel. Ang kanilang ice cream, hindi lang isa, 2 o 3 scoops kada baso, kundi 19 scoops. Ang dambuhalang ice cream cup na ito, masterpiece daw ni Chef Annie. Una muna niyang nilagyan ng malos ang dambuhalang baso at saka pinatungan ng scoops ng iba't ibang flavor ng ice cream. With the whipping cream. Sasamahan pa ng mga sariwang prutas gaya ng honeydew, pinya, ubas, melon at cherry. At ang final touch, choco at strawberry syrup. Presyo, 990 pesos kada serving. Talagang yung mga guests, yun ang pinaka-favorite nila dito dahil na malaking portion for the family. Nalulula kasi lahat nandun na eh. Para sa isang bansang nasanay na sa tingi-tingi, gimmick nga lang bang maituturing ang mga naglalakihang pagkain ngayon? O tumatakaw nga ba tayong mga Pilipino? Ano't ano man, ang mahalaga, wala sanang pagkain na nasasayang. Sarap. Na-try nyo. Oh. Mga sayaw na mapanukso at mapangahas. Exercise daw.